kahit joke lang yan, basta it will affect the na hindi na komportable ang isang estudyante, pwede maging sexual harassment yan. So kung joke na yan, kahit mga green jokes, mga double meanings, tapos maka-epekto yan sa hindi na maging komportable ang estudyante or isang employee, so matatawag yan as sexual harassment. Actually, hindi kailangan na may employer-employee relationship kasi kahit yung dalawa employees, basta may moral ascendancy. For example, isang manager, tapos yung kanyang biktima, isang ordinaryo na staff. So, that's a, as long as may moral ascendancy, wala naman sa employer-employee relationship. Basta isang manager ng isang establishment, tapos yung biktima is isang ordinary staff or utility man or utility woman, so that is considered sexual harassment. Basta humingi ng sexual favor as a condition for hiring, rehiring, or humingi ng mataas na sweldo, promotion. Kung teacher naman, humingi ng mataas na grado or scholarship, that is already sexual harassment. Yung sexual harassment, by the way, mere offer is already sexual harassment. Hindi kailangan na may sexual activity na nangyari or sexual intercourse. As long as may tinatawag na nag-offer lang ng sexual favor or humingi ng sexual favor or nag-request ng sexual favor is already considered sexual harassment. Yan ba yan sa ilalim, Kuya Mark, ng anti-sexual harassment law? Anong RA ito, Kuya Mark? Yung RA na yan is RA 7877. It was passed anong taon? Matagal na to. In fact, high school pa ako na pumasa na to kasi nga daming nangyayari ng mga estudyante nung panahon na yon na may naghihimas-himas ng kanilang mga estudyante, ang teacher naghihimas-himas ng kanilang estudyante. Mere himas lang kahit walang hindi kailangan ang sexual favor or sexual request is verbal. As long as may konting himas, kahit konting green jokes na hindi na maging komportable ang isang teacher o isang estudyante, sexual harassment na natawag doon. Paano ang presentation of evidence niyan, Kuya Mark? Of course, number one evidence diyan kasi wala namang sexual intercourse nangyayari. Testimonies yan, testimony ng isang estudyante. May mga witnesses, pwede ganun. Kung may mga konting text, may mga emails, pwede rin yan. So, sexual harassment, hindi kailangan na imas. Kahit text na humingi ng sexual favor, pwede gamitin ebidensya yan for sexual harassment. Kahit palusot ng yung gumawa, joke lang? Kahit joke lang, basta ang intention niya is, kahit joke lang yan, basta it will affect the, na hindi na komportable ang isang estudyante, pwede maging sexual harassment yan. So, kung joke na yan, kahit mga green jokes, mga double meanings, tapos maka-epekto yan sa hindi na maging komportable ang estudyante or isang employee. So, matatawag yan as sexual harassment. Ano yung mga penalties, Kuya Mark, involving dito? Ang penalties dito, MJ, is may 1 month to 6 months na imprisonment plus 10,000 pesos na fine. So, don't forget, this sexual harassment, hindi kailangan babae ang biktima. Pwede lalaki ang biktima. Like for example, ang manager is babae. Tapos humingi ang yung babae na yan nagbibigay ng mga advances sa isang lalaki. Sabi niya na maging kita na tayo ha, tayo na ha, basta i-promote kita, mga ganun. So that is already sexual harassment. So ang sexual harassment, ang biktima dito, hindi kailangan babae. Pwede ang lalaki ang maging biktima. Basta ang akusado dito is may moral ascendancy sa isang victim. So bilanggo, may ano to, okay Mark, available naman to o non-available? Available ang kaso nito. But ang sexual harassment, pwedeng isama ito sa kasong rape. Pwedeng isama ito sa acts of lasciviousness. So ang kaso ng sexual harassment, hindi siya exclusive ito na pag nag-file ka ng sexual harassment, hindi ka na pwede mag-file ng rape or sexual or acts of lasciviousness. Pwedeng isabay yun, yung sexual harassment, acts of lasciviousness, rape, pwedeng ganon. Basta ang importante lang dito sa
sexual harassment, yung isang akusado may influence, may moral ascendancy. Na ibig sabihin, may influence isang teacher, isang principal, ang akusado, or isang boss, or isang mataas na katungkulan sa company na may moral ascendancy sa isang sa isang biktima. So yan, pwede na matatawag yan na sexual harassment. Hmm. Don't forget, sexual harassment, hindi kailangan na himasimasin yung private part mo. Okay? Mere jokes, salita, oy, ka-sexy mo, pwede ba kitang paliguan? Mga ganon. Ganon sa sabihan, ha? Hello, Inday, ang sexy-sexy mo, pwede kitang paliguan. Ang nagsasalita dyan, teacher. Sexual harassment. Ooh. Pag na-record yun kayo, Mark, counted as evidence yun. Yes, lalo na pag ma-record, don't do as evidence yan. Kasi yung epekto kasi dyan, may moral ascendancy ka. May influence ka sa estudyante mo, sa employee. Tapos yun, sinasabi mo, it will maging uncomfortable na ang isang empleyado, isang estudyante sa mga joke ni professor, sa mga joke ni boss. Kahit wala namang, hindi naman himasimas, kasi kahit sabihin wala na, oy, ang sexy mo, Inday, pwede kita paliguan. Pwede kang sumama sa akin, magsasama tayo, ako na bahala sa iyo. Parang ganun. Kahit walang ginagawa, mere offer is already a crime of sexual harassment. Lalo na pag marami nakarinig, parang nakakahiya naman yun, Kuya Mark, no? Mga ganun. Actually, hindi kailangan na maraming nakarinig. Uh-huh. As long as ginagawa yan, mere asking of sexual favor is already a crime of sexual harassment. So, iba yung kaso na may nakarinig. Of course, mas maganda may nakarinig, but at least may mga witnesses. But ang kasong sexual harassment, hindi kailangan na may nakarinig. As long kayong dalawa lang, then pwedeng kayong dalawa, pwedeng may nakarinig. As long as it will make the student uncomfortable. Mm-hmm. Pero kayo, Mark, halimbawa, pagpalagay natin, ha, for example lang, teacher, tapos, di ba, ang boss ng teacher, principal, may pananagutan ba si principal kung nandoon sa premises ng school nangyari yung harassment? Kung ang gumagawa ng sexual harassment si teacher sa kanyang estudyante, ang principal dapat may obligation to conduct investigation. Hindi pwedeng magbulag-bulagan yung principal or yung school administration. Kasi pag nagbulag-bulagan siya, yung school administration or yung school mismo can be liable for damages for not performing yung kanilang obligation sa batas na dapat imbestigahan or mag-conduct ng simple investigation. Of course, kailangan may due process, but kailangan may mag-conduct ng investigation to prove na tama ba yung ginagawa nila or hindi, may nangyari ba talaga sexual harassment or wala. Kasi ang batas, kasi ang objective ng batas is to make the school education friendly, learning friendly na school. Same also sa isang factory or sa establishment, work friendly dapat ang isang establishment. Hindi pwede na nandun yung mga predators, sexual predators ng isang school, nandun yung mga sexual predators ng isang business establishment. Pero Kuya Mark, pag si boss, si principal, dead ma lang, pinagkikibit-balikat lang yung nakikita niya, parang walang nangyayari, pero actually meron talaga ng mga harassment sa kanyang area of responsibility. Paano yun? Kung nagbulag-bulagan ito si teacher or nagbulag-bulagan ito si administrator or principal, yung principal mismo can be liable for damages for failure to comply yung kanyang obligation. Na ang obligation kasi ng principal, kasi dati kasi ginagawa ito dati nung yung wala pa itong batas, ang mga principal mismo, itahimik yung mga principal para at least hindi mapahiya ang eskwelahan. Tahimik. Ngayon, dapat ang principal or isang school administration dapat mag-conduct ng investigation para at least malaman talaga kung may mangyari to prevent yung mga sexual harassment sa kanilang eskwelahan. So, hindi lang pala siya one-way, Mark, liability. Two-way or three-way. Basta naroon at pinabayaan, lahat may pananagutan. Tama. So pag pinabayaan niya, damages lang naman ang damages ang liability ng school at saka yung principal damages. But the criminal aspect of sexual harassment doon lang sa akusado. Mm-hmm. Pero kay Mark, for example, sa isang opisina, sa amin, may dress code kami dito, standard dress code. Lahat ng mga tanggapan, lahat ng mga opisina, may standard dress code yan.
eh paano kung yung subject ng harassment ay hindi sumunod sa dress code na naging reason kung bakit siya naka-catcall? Ako, example, hindi gumagawa na dress code. Of course, kung sabihan ng isang boss na, oy, magbihis ka, mali yung damit mo, walang problema yan. Pero pag sabihin ng boss na, oy, maghubad ka dito sa harap ko, palitan mo, dito ka magbihis sa harap ko, yan, sexual harassment yan. Kanya-kanyang palusot, Kuya Mark, parang ganun. Oo. Basta ang purpose, ang batas ng sexual harassment, it will create an environment na uncomfortable sa isang employee. This is a protection for the employees, mga workers, and protection ito ng mga estudyante. So kung magsasabi yung boss na, oy, ang sexy mo, or mga bastos na mga sinasabi, or maghubad ka sa harap ko, pagpalit ka sa harap ko, that is already considered sexual harassment. Kasi it will create uncomfortable environment sa kanilang school or sa kanilang establishment. Eh, Kuya Mark, paano ko yung hinaras? Eh, mababa yung, self-esteem. Hindi gaanong aktibo. Tapos, yung nagdemanda is yung kaibigan niya. Pwede ba yon? Kaibigan niya against the teacher, for example. Ang sexual harassment, MJ, yung siya mapalitan. Ang nagha-harass ay yung estudyante. Example ito, ha? Hinaharass ni estudyante ang kanyang teacher. Ma'am, ang sexy mo, ma'am. Pwede kita paliguan? Is it sexual harassment? No. Hindi yung sexual harassment kasi the crime of sexual harassment, dapat yung akusado may moral ascendancy sa biktima. May influence sa biktima, not the other way around. So, ibig sabihin, for example, isang estudyante, sabihan niya si madam na, ma'am, ang sinabihan yung teacher niya, ma'am, ang sexy mo, pwede kita tulungan paliguan? Ako bahala sa iyo, ma'am, mga ganon, mga sinasabing mga ganon. So, that is not sexual harassment kasi wala namang moral ascendancy si student sa kanilang teacher. Pero kung ang teacher ang magsasabi ng ganon, that is sexual harassment. Kahit babae man yan o lalaki. So, hindi issue dito pa babae o lalaki. Pwede ang biktima dito, pwede babae. Pwede ang biktima dito, pwede rin lalaki. Uy, ganon. So, parang hindi siya pwedeng vice versa pala. One way pala siya. Doon sa may moral ascendancy lang. Basta as long as may moral ascendancy, may influence yung akusado. So, example, yung babae ang nagsasabi sa lalaki, ang babae teacher, sabihin yung lalaki, oy boy, oy Juan, pwede kita paliguan. Pagkatapos yan, pag bibigyan kita ng magandang grado, ako bahala sa'yo, wag na mga sinasabi. Babae na salita, ha? Babae na salita. That is sexual harassment. Paano kayo, Mark, for example, ako, meron akong kaibigan. Tapos, lagi ko napapansin na parang naharas nga siya, verbally. Tapos, siya, parang wala sa kanya. As ako, kaibigan, may concern sa kanya, dinimanda ko yung lagi ng haras sa kanya. Pwede ba yon? Actually, sexual harassment is a public crime. Pwede ka magdimanda. Walang problema yan. But, ang tanong dyan, kailangan may magandang witness. Ang witness is the best witness is the victim. So, kailangan yung biktima ang magsasabi ng ganun. Kasi nga, ang one of the requirements of sexual harassment, kailangan it will make yung sexual favor, it will has the effect to make the work environment or school environment uncomfortable sa or hostile environment or hostile school environment sa estudyante. Kung hindi naman, pwede ma-dismiss ang kaso. Pwede ka mag-file ng kaso. But ang tanong dyan, mananalo ba ka ba o hindi? Kung mananalo ka o hindi, dapat yung biktima magreklamo na yung sexual favor na hiningi ng kanyang boss will create yung work-related niya, work environment, hindi siya maging comfortable or hostile environment yung kanyang work establishment because of the sexual favor ng kanyang boss. Kuya Mark, for example, kung walang sinabing salita, sa mata lang, grabe makatingin, Kuya Mark. Ano ba yan? Liable na ba yan? Yung mga tingin-tingin, may tingin-tingin, tapos may palabas-labas pa ng dila. Example, yung teacher, pagkatingin, iba. Parang tinitingnan talaga yung mga private parts ng estudyante. Tapos palabas-labas pa ng dila. Then, halata-halata na yung ginagawa ng teacher. Sexual harassment din yan. Kasi ang word na sexual harassment, kung masahin mo yung batas, hindi kailangan na may verbal. Kahit acts lang. Yung pagtingin, yung tingin niya is bastos ang tingin. Tinitingnan yung private parts ng babae. Ikaw isang teacher. Tapos may
pabastos-bastos pa ng mga action. So, sexual harassment lang. Yan. Hindi kailangan, yung sexual favor kasi, basta importante, yung ginagawa ng teacher, it will create a hostile environment sa school. Kung it will create hostile environment sa school, yan, sexual harassment. Yan. Pero kung hindi naman na-create ng hostile environment or hindi naman komportable ang estudyante, hindi siya sexual harassment. Halimbawa, nangyari ang harassment sa jeep. Pwede ba yon? Liable ba? Hindi liable. Pwede actionable si business lang yan or possible rape. Pwede. But hindi yan sexual harassment. Kasi sexual harassment, dapat may moral ascendancy ang akusado. For example, sumakay ka ng jeep, tapos yung tititikan mo o hinawakawakan mo yung kasama mong passenger, hindi yan sexual harassment. Kasi sexual harassment, dapat may moral ascendancy yung akusado. In this case, same lang naman kayong dalawa, passenger. So paano? So wala kang moral ascendancy sa isang kapwa passenger ng jeepney. Kung hinawakawakan mo yan, hinipo-hipo po yan, hindi yan sexual harassment. Pwede yan, sobrang si business or slanderous deeds yung ginagawa mo, but hindi siya acts of sexual harassment. Kuya Mark, yung acts of lasciviousness at saka yung penalty sa dito sa ating paksa sexual harassment, parehas lang ba o mas mabigat? Ang acts of lasciviousness nasa mga hanggang 6 years na imprisonment. Yan. So mas mabigat yung acts of lasciviousness. Criminal offense ba yan? Criminal offense din yan. Yung, for example, hinipo-hipo mo, hinawakawakan mo yung private parts ng isang lalaki o isang babae. By the way, ang acts of lasciviousness, hindi kailangan babae ang biktima. Pwede babae ang akusado. Ikaw babae ka, hinawakawakan mo yung private parts ng lalaki, pwede acts of lasciviousness yan. Pero, Unlike sa rape din, ang sa rape naman is pwede ang babae, pwede rin ang lalaki ang biktima. Pero, amongst the three, yung sexual harassment, acts of lasciviousness saka yung rape yung mga pinakamabigat ang punishment. Rape ang pinakamabigat kasi that is under the revised penal code. Same also with acts of lasciviousness under the revised penal code. Yan. Unlike ito, sexual harassment is a special law. Special law ito, hindi kailangan na good faith or it's not a defense in sexual harassment. As long as humingi ka ng sexual favor, pointing by word, by deeds, in writing, verbal, as long as it will create hostile environment sa isang biktima, then may moral ascendancy ka, may influence ka sa biktima, yan, pasok ang sexual harassment. Pero, in acts of lasciviousness, hindi naman kailangan na may moral ascendancy ka sa biktima. Aha. Pero parang ang hirap nun kay Mark i-prove, do, kung ikaw lang isa na, for example, ikaw yung complainant, tapos ikaw maisa, ipiprove mo yun without any evidence, verbal lang yung sasabihin mo sa korte pag nagkaroon na ng hearing, di ba? Parang hirap nun i-prove. Mahirap i-prove yan, but ang issue dito is, of course, may tinatawag na presumption of innocence as a part of the accused. So mahirap i-prove yan. Mas maganda talaga, may witness ka. But ang tanong mo is, pwede ba mag-file? Yes, pwede ka mag-file. But mahirapan ka i-prove yung kaso mo, lalo na pag wala kang witnesses. Oo, tsaka wala kang documentary or physical evidence, di ba? Kaya Mark, parang hirap nun, no? Mahirap yan, but same also with rape. Hindi naman kailangan na, for example, in rape, normally, dalawa lang kayo dyan eh. The accused and the victim, kayo dalawa lang. So, it's your word against his word. But ang issue dito, ang babae, yung issue sa babae dyan is, may Supreme Court decision na ang babae daw hindi daw magsasabi na ni-rape siya kasi na hindi totoo kasi it will affect her credibility or kanyang reputation bilang isang babae. Yun ang Supreme Court decision dati. But ngayon, iba na. Kasi kahit na hindi totoo, pwede yung babae na magsasabi ng mga ganyan. Magsasabi na ni-rape siya kasi hindi naman totoo. So, magbago na yung jurisprudence. Before, sabi ng Supreme Court, walang babae na magsasabi na na-rape siya na hindi totoo because it will create, it will destroy her name, her reputation, her character as a person. That, but that was before. Kasi ngayon, may mga babae na nga na maniligaw sa isang lalaki. May babae na gumagawa ng mga sexual favors sa isang lalaki. So, I believe that yung jurisprudence na yan, hindi applicable ngayon because of the modern situation
may mga babae na nga ngayon na maniligaw pa sa isang lalaki. Normally, ang general rule, lalaki ang maniligaw sa babae, but may mga babae ngayon na maniligaw na sa isang lalaki. May mga babae ngayon na gumagawa din ng sexual favor sa mga lalaki. Okay.